Isa po nga magandang umaga sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng ating panatuntunang opinyong kagayaan. Dito po sa Radyo DCCB Tugigaraw ngayong umagang ito ng Linggo. At isuotso na sa buwan po ng Abril 2021. Sa ngalan ng buong puwersa ng Radyo DCCB Tugigaraw, ito po ang inyong abang lingkod, John Acosta. Damayanan po ninyo ang ating kapartner. Si kasamang Lida Patung mula dyan sa bayan ng Alcala, Cagayan. Kung nakamonitor ka kasamang Lida, pwede ka nang tumawag sa ating hotline para makipagtalastasan at makipagtalakayan dito po sa ating palatuntun ng opinyong kagayaan. Dito po sa Radyo DCCB Tugigaraw. Well, mga kaibigan, nakatagda po nating makakapanayam ang buting City Mayor ng Tabuk City, Kalinga, si Apo City Mayor Darwin Estranyero. Dahil para maki-update naman ho tayo, no? Sa lalawigan po ng Kalinga. Kung kumusta naman na ang sitwasyon dyan nung isang araw. Ay nandyan ho tayo at nakita nga natin, ano? Ang bilis ng progreso sa Tabuk City. Hindi ka magtawag ka hotline man, tawag ka niya hotline. Jay lang. Namuna ta naka-schedule ni Apo Mayor Darwin Tata Sige, pabatiyan muna natin ang ating partner, kasamang Lida. Go ahead, good morning. Yes, good morning. Isang magandang umaga sa iyo kasamang Jun at sa lahat ng ating pong mga suki at sa taga-subaybay na ating pong palasunsunan. Ano? Ito po, ako, ang ingay talaga naman, mga kasalubuyan ng ano namin dito. Sa reunion kami, ano? Anyway, araw po ay ng Sunday, araw po ng ating pong pagmuni-muni, araw na ating pong pariwain ang nangyari sa loob po ng isang linggo kasama ang ating pong mga pamilya. Ito po yung kaibigan, wala iba kundi si Lida Patungo lamang. Good morning, Yun! Good morning, kasamang Lida. Actually, naka-schedule nga si Apo Mayor Darwin Estranyero ngayong araw na ito. Dahil alam naman natin at nakita natin nung araw ng Biyernes ang layo na ng pag-unlad ng Tabuk City sa siyudad ng Tugigaraw. Sa daanan pa lamang, kay bilis yung kanilang concreting dun sa widening nung daan po nila mula dyan sa may boundary ng Rizal Kalinga hanggang dun sa may Bulanaw Tabuk City. Totoo yan kasama nyo na, no? Kasi alam mo dyan sa Kalinga na yan noong panahon na nagtutungo pa ako dyan dahil dyan nga na-assign yung aking nasirang asawa ang si Juan Silari Blanco ang aking nagkabiyak kasamang yun na namatay dyan din isang dating PC yung aking jowa at namatay dyan. So, way past mga 1990s kasama yun, yan ang pinakauling pagpunta ko dyan sa Tabuk Kalinga panoon in the Tabuk Kalinga Apayaw. Kalinga and Apayaw as one na na probinsya pa po noon, no? Iisang probinsya yan. Pero, nito muli na ay naging separated ang Apayaw at saka ang Kalinga. So, nagulat at namangha ko sa progreso po naman ng Kalinga kasama yun at
hindi ko maiwasan na ikumpara ito sa ating pangsidad ng Sugigaraw. Na ang Sugigaraw po, mga kaibigan, ay isang siyudad din na kung saan nandito pa ang mga regional officers sa ating siyudad ng Sugigaraw. Pero kung ikukumpara mo yan sa Tabuk City, walang-wala ang Sugigaraw pagdating sa mga daanan. Dahil parang Manila eh, may barrier pa sa gitna, and then two lanes, na meron pang additional na one lane yung sa side ba. So napakaluwang at napakaganda ang pagkakasimento ng mga daanan dyan, at talaga namang well organized. At namangha ako kasama dyan yung overpass. Na dito sa siyudad ng Sugigaraw, kung tutusin, eh siya yung higit na nangangailangan ng overpass. Sana. So, daan, nandyan na sa Tabuk, yung overpass na aking binabanggit. Kailan lang naging siyudad ang Tabuk kasama ng Lida? Di hamak na mas matanda ang Sugigaraw kasi delayed agi pa ang nagsulong nito nung siya ang naging congressman sa tersyera distrito ng Cagayan. So legacy ni delayed Aguinaldo, delayed governor and delayed congressman Aguinaldo ang pagiging siyudad ng Sugigaraw. Di hamak na mas matanda ang Sugigaraw sa siyudad ng Tabuk. Nung unang narinig kong naging city ang Tabuk, nakapunta ako that time, siguro a year after, ginawang siyudad na ang Tabuk, hindi pa ganyan ka-progreso eh. Doon pa nga lamang sa bundok kasamang Lida, pati ako, dati-rati eh, talagang alanganin ako mag-drive pa akyat o palusong pa akyat yan sa Tabuk na yan dahil sa tirik din ng mga kalsada. Pero nung napunta tayo, aba, ang lawak-lawak na, hindi mo na kinakailangang umagaw pa ng linya ng kasalubong mo, at kahit umagaw ka eh malawak pa rin yung ano, malawak pa rin yung nalawa pa lang dyan paglisyan na eh. Yes, totoo yan kasama yun, ano? At alam mo ba, na nandun pa rin yung, di ba, sabi ko, aba, nakakatakot yata pumunta ng Tabuk, gano'n ang naging unang reaksyon ko, dahil nga alam ko na ang lugar na yan, dati-dati, eh lubhang napakapanganib ang mag-travel from Sugigaraw to Tabuk City. That was long before, ha, 1990s pa yan. Dahil every now and then, meron pong ano dyan eh, meron pong na-ambush, meron pong na-hold up, na every now and then ay sa isang linggo noon ay bihira na walang ma-hold up dyan sa Kalinga na yan. Pero namangha talaga ako dun sa pagbabago kasi nag-lupos na namin pinsan iti siyudad si Tabuk kasamang yun. Yung yun na nga lang kanilang street light T-type. T-type pa yung ginawa, parang kung ikukumpara ko, parang yung ano, parang sa tawag nito PCIC ano yan? PCIC. Oo. Correct ka dyan. Oo. Kaya talagang ano, sadyang napakaunlad po ang Tabuk. Congratulations po sa kanilang mga officialis dyan na nagsulong ng pagunlad ng siyudad ng Sugigaraw. Ito rin ang ano eh, ito rin ang laging tinuturan at tinitingnan ng ating pong ama ng lalawigan, no, kasama niyo yun, si Governor Manuel Mamba, ang pagunlad ng Sugigaraw at sa kabuuan ang lalawigan ng Cagayan. Kaya ganun na lang ang pagpupursige nito na magawan ng paraan ang mga posibleng paraan para sa gayon ay umunlad din ang ating pong lalawigan ng Cagayan. Dahil nakita niya kasama yun na sa Isabela, nakita rin niya ang Kalinga at hindi niya maiwasan na ihambing ang ating pong lalawigan ng Cagayan sa iba pang mga lalawigan na kung
tutusin ha, nauna tayo ng dekadang panahon. Tulad na lang yan, Nueva Segovia na yan. Na lagi niyang binabanggit. Ang Nueva Segovia City, mga kaibigan. Eh kasabay pa nun, kasama yun eh. Itong Cebu City, kasabay pa ang Manila City. Eh, ang Nueva Segovia City na ito yung lalo. Eh huling-huli na, napag-iwanan na ng dekada-dekada, milyang-milyang milyang-milyang panahon, dekadang panahon na, pero wala, naglalo tayo nagiging lugdok sa sitwasyon, ano? Kaya, ang Isabela na lang, ang daming mga bridges yan, yan ang lagi niyan sinasabi, kumpig dito sa Cagayan, despite of the fact na ang Cagayan ay narito ang mga regional offices. Pero, pagdating sa pag-unlad, ay usag pagod, mas malala pa sa usag pagod ang paating itong pag-unlad. Kaya, gayon na lang, ang ganyang pagpupursige, kasamang yun, na ang mga bridges o ito mga tulay ay isang bahagi o hindi kaya isang bagay na makikita ang pag-unlad ng isang lalawigan. Kaya sige po siya mga kaibigan na masimulan na magkaroon ng tulay at ito nga, thanks God, ay yan na nga lang prosper yung nandyan sa downstream at heto naman ngayon dito sa main bayan ng Amulong. Option, ano yan? Hindi mauudlot dahil inaasam-asam yan ng taong bayan yung tulay na nagdudugtong ng East and West ng Amulong. Pero ewan ko, may naamoy akong balita dyan sa bayan ng Apari, yung tulay daw sana dyan. Eh parang ewan ko kung matutuloy pa. Eh, eto ah, mga kaibigan, para din po sa atin kung yung mga proyekto na sisimulan ay pakikinabangan din po nating lahat para hindi lang dadalawa yung ating iniikutan pagka tayo po ay pupunta sa western part ng Cagayan sa Segunda Distrito. Eh, at least kung nasa Apari ka sana at matuloy, hope so na matutuloy ah yung tulay dyan na mas nauna pang na groundbreak, na yung groundbreaking ceremony bago pa man ang pandemic. Ewan ko, parang wala naman na yatang update tungkol dyan. Pero siguro nais nating alamin yan na sa may sakop ng First Engineering District sa katawan po ni District Engineer James Ferrer kung talagang hindi na nga ba matutuloy or naudlot lamang yun pong pag-construct ng tulay dyan sa may katotoran. Bali, ano ito eh, katotoran, partner. Kaya dito lang nagbedengan iti Apari, barangay nga nagbedengan iti Apari kin Kamalanyugan. Dahil iti salpot na kuma dahil nga rangtay partner eh. Sumalpot dito western part iti Apari, western side iti Kamalanyugan. Tano na alis to tayo apo, nga mapan iti Balesteros, mapan iti at dumapay ng ilili, dito Segunda Distrito. Hoy. Kasamang Leda, kung pupwede, sir, a blessed Sunday morning. Nakarkaroon san kami na nakarkaroon san kami. Ayan ito yung anong? Pakapasyar na bakayan ken kalantak. Kaya na puro ECQ. Nakarkarunsan nga di kami makapan kuna na siguro. Nakarkarunsan kami kuna na mula eh. So, parang ang tumbok nun eh. Nakarkarunsan nga di kami makapan. At danto lang tama daw. Nang ronak at itata. Problema da pa ilaang mod dagiti. Ah. Di tagataran na bakayan particular kay
Naging gana pa kano katapusan ni Tiko dito gayam. Likurban. Ha. Matindi ano, matindi ko nang aron nagite ka, nagite manalo ni Dapi man. Eso lang data iti pan nakabitamina dai. Sumangpo dai ter malam. Eh ti problema. Likurban. Nangayang araw. So nga-ngangaw dagi ti kakapsat tayo dito na napakayan. Awan iti pag awan ti aggata, awan ti aglako. Awan pulos ti aglako iti arak. Sige. Sakbay man dito apo kata kasamang lina no dumdumungag ka pwede kang tulatang sumingit damdama. Sakripisyon mo na basit ti agpaludain. Noon na makasali ka dito iya programa tayo. Balikan lang natin mamaya yung tinatalakay natin na tungkol dyan sa tulay na yan na dyan po sa 1st District ng Cagayan at dito sa 3rd District. Dahil nasa linya na po natin ang buting ama ng Tabok sa katawan po ni City Mayor Darwin Straniero. Sir Mayor, good morning po. Nasa live po tayo sa Radyo DCCB at ganoon na rin tayo napapanood sa ating live streaming. Good morning po, Mayor. Hi, good morning din sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw, lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig din ngayon kaya sa probinsya ng Cagayan. At saka lahat po ng nakatsun ngayong umaga, magandang po sa ating lahat. Thank you so much po, Mayor, at pinagbigyan niyo po kami na maka-update naman ho dyan po sa Tabuk City dahil kami man ay namangha sa bilis ng pag-unlad ang siyudad po ng Tabuk. Nung kami po'y pumunta dyan nung araw ng Biyernes, sir, kaya nakapagtataka, kanina ngayon yung unang topic namin, kinukumpara namin dito sa siyudad ng Tuguegarao, di hamak na mas matandang ang Tuguegarao City kaysa sa Tabuk City. Pero sa pag-unlad, talaga namang malayo na ang naungusan na ng ano, naungusan na ng Tabuk City ang Tuguegarao, sir. Siguro hindi naman sana uhusan, pero talagang nakikita natin ang pag-unlad ng ating syudad. Siguro nakikita ng ating mga kababayan na dito talaga ang sentro ng komersyo. At saka nandito kasi lahat ng mga opisina, no? So dito yung pinakasentro ng probinsya ng Kalinga. Kaya expected na rin yan na lalong uhusan ng ating syudad. At saka salamat na rin sa mga taong naniniwala dito sa ating syudad at sa aming probinsya. Na ang ating lugar ay pwede rin mag-invest ng mga tao dito. Kaya siguro umutlat na rin ang ating syudad. Nawala na po yung haka-haka at takot ng mga investor at mga mamamayan not residing Kalinga na pag narinig nila Kalinga, oy, buteng mapandita, nagmamadipay didalan. Pero itatag, no, aga po katugigaraw, sir, 6 lanes. From the boundary of Tabuk and Rizal, 6 lanes. Kaya kahit dyan sa bundok, uray no disoras terabi ka nga magnasiguro dito ang katawan unay kabutangan, sir. Yes, yes, totoo yan. Ha? Ako nga, umuwi ko minsan late hour na rin. Minsan hour na rin tayo na past midnight. Pero wala na yung mga noong araw pa yan, mga 1980s at early 1990s talagang inaamin natin na noong araw medyo may kinakatabutan tayo. Pero ngayon, siguro nakita naman nila ang ating syudad ngayon. Marami na rin nagpupunta dito. At saka, gaya nga na sa ating kanina, noong mga araw na yan, hindi na talaga kinakatabutan ng tabo. Kaya yun ang gusto natin na iparating sa mga investors natin, sa mga karating probinsya natin, na ang syudad ng tabo ay wala na yung wrong notion noong araw. Ang aming lugar ay nakakatakot. Gaya nga nabanggit po kanina, yun yan. Dati nga talaga, mabuting tinaw mo may dito. Pero tata, since nag-lugid ay tingarod na pinag-unlad, hindi ko marasya dito ayan tayo. Kasama't ng medyo disiplina, siguro natin hindi katahilan tayo. Kaya makita tayo na umatumabagod di umay dito siya dati tayo dito mo. Dandani, aminan nga investor siguro kata adaditan na eh. So, anya ba iti sekreto kaya? Dagiti lideros tayo, kasalamat ka na kayo, ha, po Mayor? Yes, nayat ko na banggit mo rin ka na, dagiti ko ng umayon ng investors sa Jill. But actually, hindi vice, last time to be vice mayor, I was able to convince one of
investor or my degree division that actually we will be putting up now a central mall here in the city of Tabuk, a combination of a mall and a public market. So basically, nabita lang ini last year na kumarot ini pandemic at medyo na-delay. But we have already this contract, so we are just waiting for their environmental compliance certificate. And any time of the year, we will start the construction of the market. And later on, siguro sa marunong matlang media mall. So makita pa yung talaga. Ato ba kiti investors no? May siguro kasi nakita ka na may isang pagkakiti mag-potential na. Potential site for investment. And at the same time, makita na matlang iti ugali. Dito yung siguro, dito yung sudante at iti probinsya at ikanika na awanan di dati ng matandama dito. Little by little, nawawala na rin talaga yung mga napabalitaan natin nung araw. At saka kasama ng mga yan. No? Yun, karaman na rin sa iti di Zengarod na Madingan New City. At naitultuloy na ta. Sige yung may nga taman, iso nga medyo at dati kasi nga image na. But right now, as you have said earlier, talaga makita tayo mat iti pinag-compress iti sudan tayo. Papayin mo lang iti siguro na iti kakailan tayo. And magyan nito eh. Tignan na dito eh. At may pakita iti tornos ng disiplina iti sudan tayo. Sigundi na mag-miser kasi na nagito ito ang higanting mall. Kaya tadamot yun, plano da nga, gipatader dita, dati Robinson ken SM? Well, abarigay dalibalitang umay, actually, abarigay umay nga kasi lag-ahente nga dahil yung pinko ilad. Yan, at tapos patak na lang talagang. But iti talaga nga, dali ko yan, kaya tayo contract pa yan, iti city government. Kaya tinarap development, iti property, iti city government, which is a construction of a public market and a mall. Uh-huh. Bulanaw. So, definitely, this is already ready to sign na ngayon at sasaro ng ganda. Once nga talaga ito ay agtatak doon ang itigasting investment, but definitely the others will be following. So, right, I'm sure, sigurado nga talaga ito ang mga lang ito ay probinsya tayo, mga dito siya dati ito ay itigasting investment. Han lang taon, magkaano lang nga taon, kasaladikal man lang, kung nada nga ron, nagiti kakangabsat nga makakikita tata, edi kat no makajaljali bida wano makapangpangandamot tinaimas ka no dagiti karkar na nga makan umay dati to gigaro tatahanan na tatadami na na yes yung bilay actually hindi nagtugaw tayo akas ngayon talaga nga invite tayo na gito niya nagiti national food change like for instance hindi Manginasal and 7-Eleven, because you want to show to the people nga tapos pwede nga rin siya dati na talaga nga may kapit hindi nagkita na hindi nga tempo. So talaga, it took me some time to convince until such time nga naawis na yung lang iso na so all day to time and enjoy yun ang dagiti kakay dati they don't need to go to figure out to celebrate with your family nga mapagdali Jollibee or Manginasal because right here in the city of Tabuk at dagitan nga establishment of natin magdad dito siya dati. We know that leaders in Kalinga, hindi ko po maiwasang maikukumpara sometimes sa mga nababalitaan po natin at naririnig pagka may mga kwan kasi may mga malalaki o mga dambuhalang mga kumpanya na nais mag-invest sa isang lugar ang biglang ang dahilan kung bakit biglang naglalahong parang bula yung kanilang interest ay dahil sa sinasabing under the table, but we know the fact na ang pag-seservisyo po ninyo dyan ng mga local officials, especially you, sir, ay transparency at minsan ayaw talaga natin yung may under the table. Yes, ito yan din. Actually, ito nga sinabi ko sir kanina na investor ng XRC Mall. Itong XRC Mall na ito, marami siyang malls sa ilagang. They have four malls with different names. Meron din sila sa Santiago, Kabangan, Tumawini. And one in Rojas also, and two in Bigan. So, and a lot of other malls in the other provinces of the Pilipinas. So, I think we have all in all 37 malls. Eh. So, it's not naman tayo, kinapins na gilipay. Talagang, kita pwede transparency tayo, we assured them. Nag-i-trick at awat, hindi kasi nga ipagatap tayo. But talaga nga i-presenter tayo amin, hindi paalak tayo yung issue that kita po. At hindi ka na, mas napanagtap tayo, nakita na yung potential nga talaga issue that tayo. And hanggang nga nagduwa nga, nagduwa nga panunod niya, but talaga nga, after we have presented to them, the documents that they made, but only a couple of months after that, Dagos nga nag-decide
And before nga nagtugaw kayo si July 1, 2019, kasi pa na naka-helicopter na pa Manila to inspect personally na nagos kayo si pagkatakbira na because before the election penalty 2019 that I was already talking to them with the prayer na mga pagkayo at pangasa ito yung business kayo dito po at indeed, natuloy mo lang because siguro nakita na talaga nga tayo with honest na panagito ng kampanya na gave them all the data that we need and kita review na at tinatest validate na talaga mas to so nga nakita na dadat data tan and we're just waiting nga rin to signal that to construct basically nga rin malls and public market. Ang kumalipatan na dyan na minsan nga dati na interview nga local officials mutla ang official mutla ang data sir. But hindi ko na lang po babanggitin yung kanyang pangalan. Hindi na kapatang ko nga rod makitan sa iti talagang kinalaing yung aga serbi kasi local officials dito iko nakita ay talaga sir tano si kami kamin katipan panonotan may kadagiti kalugaran may nga kalingga kata han may kayat kumangan nuwan kin mabalin nga gaputat takalinga kami ketemu dan siya ketawan nunai iti ammo iti da kami dituyan kuna na ket numay panggebet iti panaga serbisyo ay ket talaga nga naimpapusyan unay ja panagserbi mi kuna na garod ay eh, hami kaya da jay asla dagiti agra ira nga madamdamag dita nga tumakder iti may sang establishmento gapungay garod tanangina ja perma. Ano ba sa mga dyan nga, makita ko yung ito politika na kami sa telo na. Normal mag-ibiyakan ka ta. Gusto niya ko nang tatay. Actually, when it comes to good governance, the former administration of ex-governor Rosel Bacca for 9 years that we na nag-governor so nakat 5 times nga awarded to provinsa tayo. Hindi yung seal of good local governance. And that's an indication nga di provinsa tayo di kalinda at talaga nga nasaya ability leaders tayo. So, my first na nag-governor ni ex-governor Rosel C. Baak at nakita ko yun. And my first, during our time also as the vice mayor and my majority, the administration with an award, but nang it issued that it took the seal of good local governance. So, that proves siguro nga talaga nga nag-deliver tayo. I could nakita nga dedicado niya, dedicated na, kaya lang nga di pagsusun niya natin para di umili. Kasi hindi mapirma nga komponada, siguro ito, kaarami nung pera, kita, nagigit investors. I don't think na umayda pa lang nag-invest, nagigit at i-papartayon mo na yan. Siguro, bet, makita lang ito kasi di alam nito. At ito na klase di leader, siguro, bet, haan na nga tayo din, nararami din ako na daso. Madis maya nagigit. Okay. Sublihan natin man lang ni Apo City Mayor Darwin Straniero. Tangamin kata, Ang ko nga maliklikan na po nga talaga nga ikumpara. Aya. Sorry ha, kadagiti other local officials ang dumdum nga eh hang ko kami lang maliklikan na po nga ikumpara talaga. Even na the Lone District Congressman Sunny Mangawang kat kastamot lang iti ibagbagana na dagiti Gundaway nga makatungtungtong tayo iso na. So I think talaga nga dagiti opisyalis yu dita sir kas kanyayo kasama iti syudad iti Tabok kat talaga nga panagprogreso nga talaga dayjay arapaap tayo kat aramidante amin iti wagas makasanutay apo nga magunod dagita. Yes, yun, kahit nga ito nyo lang tatay ikalat niya. Actually, hindi kita pala na nga nagsip na yun. Madagita, no, kasi nagaran dito yung very good investors at ang kadada nga nga ganas na marumay dito yung syudad tayo. So, kaya kasi mga ipakita, no, transparent ka. Kapag hindi mo kasi dito investors, talaga nga umadu na dito yung umay dito yung syudad tayo dito Tabok. Even na dito yung City Hall yung tatak at nakigtutak, hindi nakita di las nga dedi mayak, sakbay hindi may kami di Biyernes. Nakigtutak, tika, kasalamat ng palasyo, sir. Yes, but actually, with the growing population and the need for more office spaces, we decided nga, right, the very first month of my first term, the July 2019, nag-iirok na nga dalos to savings to allocate 30 million for the expansion nga, the director store tayo. Because dito nga rin ako ng patay, durang na dito ipisingan tayo, and then, dito ito rin ng profit of Ricky Jesse, Jero Stati. So, dito
kasot nga nang kumduan tinga dalos ta ko isa kita ko may dito ya kapay na tayo kena bisita tayo sa mga provinces talaga ano mo sa di si Dion kasi ang anak sa kita may kay talaga na di makal na yon ang third floor that we na red proceed kasi nga we decide we added 48 columns and beams that we established the factor of safety of the building that will not be compromised. So nga makita ko ta, kasi talaga natin si City Hall na talaga natin makal. And so parang nagsa dyan is improvement also of the City Hall compound. So makita ito yung kakailan tayo. And so agad ito makagdo lang ang balay ko hindi. Kasi simpante nga mga, kasi natin sa akin sa City Balay tayo. Kasi na ornos, umayang magiging kakailan tayo. Yes, sir. Siguro, sagbay nga malipatak, makikumusta kami lang tatay, iti sitwasyon iti COVID, na naka-GCQ kayon sa tatan na Apo Mayor. Yes, yun. Actually, COVID na pinag-nato di COVID-19 patients, very positive patients. Kasi actually, can be attributed nga rin, pagiti, for example, iti mong panata yung returning residents from other cities and provinces. Kita hanggang ang maaboy ng data niya talaga na daan-daan. And what is good, kita mas makong-contain niya. We do contact tracing to third contacts, sub-contacts. Kita talaga nga tinukan niyo, magiging naroon na possible na contacts, magiging at mas positive. But kasalamat ko, at least ang nakasay, hindi ka nakal na na tayo mo rin niya sudan ko yan. Kita siguro, talaga ma-maintain ng baby amin kung pinagsulat kayo iti ready health kasi pinag-observe na iti minimum health protocols kung siguro talaga na medyo malesan kung dito na i-spread iti virus kayo. Kaya important din ito yun, iti protocols na talaga na nakuha rin iti start this next kayo. Kung masulot lang na ito, iti talaga na hanggang kasi siguro iti nagkado iti COVID-19 positive patients kayo. Dita ba tata, Mayor? Adaman nung positive cases tayo dita. And kasano iti datos tayo? Is it increasing or decreasing? Well, actually, manipuli after the COVID. Anong nangyari dyan? Saglit lang, Mayor. Saglit lang. At medyo nagkaroon ng problema sa linya. Okay, go ahead po, Mayor. May I know from you kung yun pong datos natin ay tumataas pa rin ba or bumababa na, sir? Yes, yung ito pang Holy Week, nasa 300+ tayo. And after Holy Week, na-maintain naman yung video na. Nung isa, umabot yung 370, 350, 320, nababasa ng 260. So, as of yesterday, the data, na-intenta na nga is around 363 from active cases tayo. And daily, at the time, it recovered because of the completion of 14-day quarantine period. And most of the cases here are asymptomatic. So, hindi lang talaga kasi theory sa nagiging may tipang hindi treatment facility tayo. But so far, ayon lang ito yung nga we're hoping after 14 days, nagiging nalbaw-aldaw at papalabas kat bumasit na bumasit because of recovering at nagiging positive COVID-19. So far, di lang mag-figure pero ayon lang ito. From the start of pandemic, sir, doon sa bilang na 363, sabi po ninyo kahapon na yan na yung all-time high na naitala po natin dyan sa Tabuk City. Ilan na po yung death toll po natin dyan, sir? Well, as of yesterday, umabot na tayo ng 26. No? The last death hit about 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago yung pinauling death case tayo. So, total na din at 26, iti sudat ko yung dito. Bukten na din nga rin 300+ ng ibarat ng time. Kasi naging imabutan, iti pangatuan is I think 389. And during the time of aggressive community testing, na naarami di last week of February and di first week of March. So, dito yung kangatuan na. So, manipuli din, agayayat ng English yun, iti figure tayo. So, anya na nagiging agdang tata, sir, iti city government itabok. Tapno na iti kastag at maliklikan, uno maatipa, dahil ay panagwaras pa lang iti COVID cases, uno iti virus, sir. Well, iti ganahin ko yung ipagpakawag, kaya iti parang nag-visals tayo, because sa akin magkakaya nga dapat na obserbaran namin, muna masyaran namin, iti kapagat may still say we are at home team. Pinagtulong talaga di parang officials kaya mag-implement lang di observance di minimum health protocols. So that's the best thing that we can do
Muslim ba? Local transmission, sir? Ah, dito yung question kay medyo imagwa na kasi kasi mabunta na ito yung other class na kasi di mga siya na kasi yung gathering. So that's why I issued an executive order prohibiting mass gathering. So we only allow at least 30% of the venue matapananda. And we have to maintain, of course, social distancing and the observance of the minimum health protocol. So actually, hindi naman tinagawan na nun niya, kahit ang katong interbook, but also in other places. Kito kami siya. At knowing the other part, positive na gaya, and they have attended an occasion, they are not wearing their masks. Isa na talaga hindi pag-agawan na. So far, hindi naman nakita tayo na post na hindi pinag-dactyl na rin number of COVID-19 patients. At dati nag-text, sir, pakidamag man kini Apo Mayor, no ada kasano ti kina istrikto pa lang tata iti kina istrikto pa lang tata nga dagiti sumrek dita ili ti tabok ta dadagamin mo't kabagyak dita kahit kahit kukumamot nga mapan na pasyaron sir kasano ti ka istrikto tayo tata sir dita nang runa dagiti entry and exit point tayo. Yan, actually, nung muna nagkagiti sa datita mo pagkaraan sa checkpoint sa iyo barangay ng Paran. And this checkpoint, the purpose na lang ito is to record the people coming to Tabuk and of our residents going out of Tabuk. So all you have to do is to log in or they're going to give you the slip na the people that was na papel or monitoring na. Tapos hindi ka nga rin mo, I'm going back to the girl, so the plan hindi kay at makairecord na hindi oras na sumbrigan nyo. Then, so, awan mati ma-prohibit na umunag-detoy, anybody can enter as long as nga aglat i-pedline at no ma-record na hindi pa pananta yung job. Then, ang mati-protocol tayo sa self at the same time, nasakot mo't lang ha, nakamasking basis na hindi yung nag-pedition at ito. Second to the last lang nun, sir, malaksi dati pandemic nga problema tayo, may lauk-lauk pa, kami dati, may sali-sali pa, dati problema, iti droga, kaya nag-iti, dati marijuana. Kumusta tata na po iti sitwasyon dita iti panagraira iti droga wano dagiti marijuana, sir? Actually, when it comes to droga, iti barangay. So, yeah, only 5 barangays na makunan na ang capacity problema na dagiti siguro dagiti users kayo. And because of our batak program, iti naramigan tayo nga rin nga programa tayo at barangay ang bayan at council tayo. But hindi dito sa akin, I think we are from the four barangays namin na medyo ang dati kasi na makita ko yung influenza iti transfer, very minimal kung hindi rin ito. Kaya dito yung mat, ayang iti marihuana, nakita tayo mat, very good. Kaya natin yun lang, iti sudat ko dito sa buk. Kaya dito yung nagkapo, ito na isang munisipyo, ito yung isa iti kalinga. So, ayan, iti na ayan, makita tayo mat, iti ito sa kanakay, nakapagkura, pero iti army, iti niya yung may isang kapatay, iti upper kalinga. But dito pa dapwa na, so dito na lang magna, and dito na kanito, kahit yung ato salamatan, dito yung bachelor, dito yung PFP tayo, dito yung intelligence tayo. Ano pa dito na piliyuda niya, na lumabas na dito yung sudat, dito po talaga na mag-iliyuda, dito yung nagkapuli di upper kalinga. Na dala-dala ni marijuana. So, nagiging man pa pastasahan tayo ng Diyos. And at least, you know, nagiging at nagkakuloy yung upper niya, handa dito yung sudan tayo. So, nagiging lahat na pwede dito yung PNP kayo, mga makapulit ka nagiging droga. So, parang nagiging ba ngayon nga, kasi natin ay alam dito sa meeting point, nagiging ba nga, ito ba nga nagiging naya, nagiging ba nga ilapas dito yung sudan tayo dito. Sir, last lang nga nun, nababanggit po ninyo, apat na lamang na barangay, almost apat na lamang ang it was not declared as a drug cleared barangay. Ilang barangay po ba mayroon ang siyudad ng Tugi, ng Tabo? Well, we have 43 barangays after the creation of the new barangay. Actually, nabalik kami na 43. And of the 4 barangays that I have mentioned, we think have a good line to get down at the dati na users tax. Very minimal lang, baby. So, hindi lang yung pinikita and siguro, panagkita tayo, pwede lumayang at ulang ka to, may consider tayo matlang ka na dati because about 30 hosts
na anti-drug education campaign tayo. At I hope and I pray na pwede daming mas katra-drug education that we have. Pero pwede nyo mag-drugas ako ng tatay. Akasaling hindi lang tumana talaga na palamak hindi drug campaign. Palamak hindi tentahan. Ito ba talaga na makalad mo niya? Mano ako kaya mo nung mag-insan because very discreet ako sa. Pero mas ako na, ano kasi hindi hamot na kasi nga ka-alarming. Pagkakit na pati nag-tap na talang guys. By the way, Manina po Mayor, thank you so much. Iti Gundaway ng impahin mo kata kami, dito Radyo DCCB. Gundaway yan, tanong iti kastag at ikaman iti mensahe. Dag iti kalugaran nyo dita tabok, ta adudagayan ti viewers and listeners tayo dita. Base ka da iti papanmi iti Manin na Biyernes. Aduda, dag iti dumdungog dita, nakatutog da po dito radio station iti Tugigara, especially DCCB. Mayor Darwin Estranero, sir, go ahead, sir. Apo Mayor? Kung may mensahe ka pa po sa inyong mga kababayan, sa inyong mga dagiti kalugaran nyo apo dita ili iti syudad iti Tabog, go ahead sir with your message. Yes, yun, tayo nga lang pasalamat ka sa di oras ng video mat kanya tayo at mabilak siya at may pwede nga rin pasama sa tayo. And at the same time, that the Department of Dawai na pangipakapan tayo, nagigitin ka kayo tayo. Nagtangro na, tigay ka tayo sila itong mga provinsya, tapos ang muna pa si Happy and Sense, hindi mong mangyari dito yung sudat dito yung tabog ka kleto. Mas lang alam dito na Dawai, na mangipakapo ka rin si Amin, na kapag si mga provinsya tayo, nga dito yung sudat dito yung tabog ka po katawanan, nagigit ang atap-tapan, kasi pag-istoryato ng time, kasi sudat tayo kasi atong team o mahal niya makita tayo kasi nag-progreso na kasi mas may nag-progreso kasi ito yung manipakita kasi sudat tayo kasi napintas nga pagdaydan kasi nag-progreso na makita tayo itong diretso na pinag-progreso na so thank you so much iti oras na video na nga tayo kasi kahit naman nga paglawa kasi iti especially iti kagayaan na dito niya sa tanya at dito na pagigaraw iti investasyon niyo kita makasta na daw ni kamumamin tapon sa ini na tugay garaw and na kamamin nga kagayanos nga kapigit na sa tao. Thank you so much, John. Apa? Jewel dialect, dialect ka pala, sir. Marunong ka rin pala. Yes, John. Nagumate. Kasi namamote kami din tayo. So nga, medyo masosuro sa mat. Sa uti, iba na, pasig lang. Okay. Sige sir, Mayor, thank you so much po. Iti Gundaway ng Empanyo. Agbiag po, mabuhay po ang LGU Tabuk City. Thank you so much. Thank you. Siya po Mayor, o City Mayor Darwin Estranero, itin tayo nakapanay, itin nakatungtong kakapsada. Dito yung programa tayo, itatang bigata. Actually, itatay pa yung ngayon oray kung tawag ni kasamang Lida, pero gayam, awan iti lob na. Ayan, so pasensya na po no awan iti dayjanam naman yung dapat development developmental information na iti kayo kumang nangagan iti umuna pasent ala una ala 7 medya aging ganat alas 8 kuma mga po ngayon ta bitibit dayjay load kanon ni kasamang Lida so nga medyo imsingit nila ang basit na dyan linya ni po Mayor Darwin Estranero. Iururay ko titawag mo tatay, di ka mo gamit nag-sublin kasamang Lida. Ha? Yes, alin na walang tayo ng, alam mo na, yung, ano ba tawag nito? Yung load natin kasamang yun. Ah, so nga road. Nag-expire na, parang tawag din niya na mag-expire. Kahit ka ilang anin, mag-recharge. Damot notification na dito, partner. No, kasi yung dati notification mo, eh, kaya nagpa-reserve ka. Ay, ganun nga. Kaso nga, pati yung tindahan, walang din. Ay, dadya lang. Hindi problema. Kasi dadagur-uray iti development information, iti provincial government. Kahit ko lang nga pong ikan iti, kahit ko man lang ikan iti, Gundaway, dito kasamang Lida, ito ay isang magandang programa. We are not against so the program partner, dito panagitid iti provincial government,
iti alagaing manok, partner. Aduda dagiti na maayatan, maragsakan, nga naging recipients o recipients uno dagiti beneficiaryo, dagiti nakaala, iti manok nga matarakan. Tawari kayat mo ti agtarakan, nawang mo ti aje mataraknam, iti gamin kut uso da ito, makitaraknak man da ito ikwa, awan da jay gatang-gatang partner eh, di ba? Ito ta gamin, no kayo mo agtarakan, eh aga, agwa ka, aga, o, mangi latang ka, iti kantidad nga igatang mo iti taraknam. Urayan niya tatan, baboy, manok, pato, asun sa langanan iti kwatatan partner eh. Ang nga magatang nga tarakan ngam no hybrid pa yun. Ano, dati breed na pa yung aso. Kat, awan, ukin pa lang, ilako damot na eh. So nga, ato ti ati maragsakan partner, kada iya programa iti city, o ti provincial government, nga panagita diti, matarakan nga manok. Meron at against on that partner. Pero kasalanda lang makikita tayo nga basit nga discrepancy di implementation na. What do you think? Well, alam mo kasama yun, ang ating pong governor, si Governor Manuel Mamba, ay isa ito sa mga nakita niyang magandang programa, no? In the first place, una sa lahat, ito ay matuturuan ang mga kabataan na may divert yung kanilang attention at mahalin ang agrikultura. At sa pamamagitan ng programang ito ng ating pong gobernador, Governor Manuel Mamba, ay ito na nga, magiging obligasyon ng isang kabataang Tagayano at matuto nitong mahalin ang agrikultura tulad na lang ng pag-aalaga ng manok na yan at bukod yan, nagbibigay din siya ng mga seedlings. Bukod dun sa seeds na ibinibigay, meron pa mga seedlings na ibinibigay. Lalo na sa pandemic tayo, kaya naniniwala siya. No? Pinag-aralan naman ito na hindi basta-basta lang na ayun na, umakbak na lang o hindi sinagawa na yung programa na walang konsultasyon, walang pag-aaral kasama yun. Kaya sigurado tayo na ito ay isang magandang programa ng ating pong buting gobernador. Yun ang purpose nito. Ang... Kasi ang kabataan ngayon kasama yun puro cellphone na lang. Yung kanilang inaatupan karamihan sa mga kabataan ngayon puro cellphone na lang. Yung kanilang mga inaatupan, di ba? At karamihan din sa kanila, yung pananaw nila sa buhay, kapag pagsasaka, hindi na eh. Hindi yun ang nagiging konsentrasyon maging ang mga magulang dahil tila ang gusto nila, mag-aral ka mabuti kung ayaw mo ng ganitong buhay ng buhay pagsasaka, mag-aral ka mabuti para papasok sa opisina. Yung kasi yung ilang thinking ng karamihan sa mga magulang ngayon na bagay na sinasabayan na rin na naiiba na rin ang pananaw ng mga kabataan. At lalo na, alam naman natin na merong pinaghahandaan ang ating pong ama ng lalawigan. Ito nga yung pagbubukas ng Port of Mapari na pagkabas na nagkakaroon ng controversial ngayon na itong isinasagawang hindi maganda itong dagsang China. Alam naman natin sa panawan, may mga issues dyan. Pero hindi lang naman China yung neighboring countries natin, di ba? Bakos niya, meron pang mga iba na tulad ng Japan, tulad ng Hong Kong, na ang mga bansang ito, mga sarating bansang ito, namimili pa ng mga pagkain sa ibang mga bansa tulad ng US, di ba? Samantala, kung mag-prosper o di kayo magiging matagumpay, yung pananaw ng ating pang gobernador hinggil sa pagkain, ito na nga, tinuturuan yung kabataan natin na mahalin ang agrikultura, mahalin ang pag-aalaga ng mga hayop tulad na laang ng manok. Hindi mo may aalis kasamang Leda na ganun talaga ang pag-iisip ng mga magulang once na na-advisean yung kanilang anak, mga anak,
Oh, nagsusumikap kami na mapag-aralin kayo para meron kayong magandang kinabukasan. So, ang kanilang punto de vista dyan, eh, huwag naman magaya sa kanila na talagang simulat sa pool ay dadalatan piman, nga dadalatan kadagiti kakumkumanan, kataltalunan, kumarkaramot, kiniina nga daga. E so nga isakad na mo't iti nuwan kinmabalin, isakad na, ikaradap na, iti panagadal dagiti an-anak. Tapno iti kasta, katahanda kumamot tayn, nga mapadasan, dahi dya pa napadasan dagiti an-anak. Actually, ako man, kami din, ng aking ex-girlfriend, yan din ang aming payo sa mga anak namin. Na kung hindi kayo magsumikap mag-aral, at na inuna ninyo ang pag-aasawa, tiyak, wala kayong patutunguhan. Yan yung mga sinasabi namin sa kanila. So kahit papano, hanggat may panahon at kayang-kaya pang igawan ng paraan, gumawa ng paraan para mapag-aral ang mga anak. Pero ang inaano ko lang kasamang Lida, tulad ng sabi ko, I'm not against on the program or on the project of the provincial government. But what I'm asking is, nya DJ, kahit ko lang malawlawagan ko, actually, for how many times nga tineksak, tawtawagak, adya number nga intend ni kasama ng Roji Sending, nga number ni Ma'am Pearl, mabasa, na iso na ngamot ka no, iti lead implementer dito, kata ti OPA, Office of the Provincial Agriculturist, nga idadolwan ni Madam Perlita, mabasa. So for how many times nga tawtawagan tayo ni Ma'am Perlita, how many times nga tineksan tayo, but walang sagot. Dahil gusto lang na sana nating masagot kung ano ba. Kasi na, ako man mismo, partner, parang namamahalan na ako dun sa 400 na klase ti piyek, partner eh. Piyek pa lang, partner. 400 pesos, kano? Iti kasi la bayad na. And ang pinanggal, alam naman natin na yung ibibili ay galing sa kaban ng provincial government. Pero yung valor iti 400, partner, no, gumatang ka dito itong gigaraw, yung valor iti 400, kita almost 2 kilos yan eh, ti kadakkel di manok nga magatang mo. No, native. E native lang dati, dalang basit siguro, nalawkan lang basit siguro iti breed na. Kaya medyo namamahalan ako dun sa halagang 400 pesos eh. Eh, yun yung gusto ko sanang malinawan dun. Dahil, dun sa mga recipient last week na mga kabataan, tumanggap ng tawag nito, tig limang, tig apat yata, tatlong upa, may isang kawitan, 1/6, partner. Niyay. Totoo yan, ang kantidad na kantidad na iti bawat manok at as far as I know is 400 kasama yun na na dati hindi yun na kasi dati kwarta nga ito da the first batch the Ah. first run of the project ay 400 yung kanilang ang halaga ng bawat manok so sa kabuuan, umaabot po ng 1,006 kung hindi ako magkakamali ang bawat recipient ng cash na ibinibigay dito. Pero kinakailangan na meron ng manok na makita o di kaya ipakita doon sa ating pong doon sa mga nautusan na magbibigay ng mga alagaing manok. Ayun ang una na naistilo noon, ano? Pero nung dito nga, second trans na ito, siguro isang motivation po naman sa lahat ng mga kabataan na nag-aalaga ng manok dahil para sa ngayon, eh, lalo silang magpupursige. Kaya, sa aking pagkakaalam, sa tamang yun, ito rin yung, ano eh, ito rin yung pagpapaliwanag nila noon na alagaan ninyo mabuti, kayo mga kabataan, alagaan ninyo mabuti ang inyong mga manok dahil bibilhin din ng Kapitolyo ng inyong mga manok at iyon ang ibibigay ulit doon sa second trans. Ganon ang pagpapaliwanag noon. So, yung halaga ng manok, halimbawa, 400 na yung halaga ng manok na base na rin doon sa naka-program. Eh, kaya, pagkabili nila yung manok doon sa kabataan na nakapag-produce na ng manok,
nila ibibigay at yun ang kanilang bibilin. Para naman ang sa aking pagkakalam, lalong mamotivate ang mga kabataan na ito. At bukod yan, kasama yun, ay meron din ano eh, meron din mga awards na ibibigay doon sa pinakamagaling na kabataan na Cagayano na nag-alaga ng mga manok na yan, nagkaroon ng backyard gardening, ay may mga prizes din o di kaya nakakatanggap din sila ng pagkilala din sa pagyakap din sa programa ng butiling ama ng lalawigan na si Governor Manuel Mamba. Eh, sure, napintas, partner. Teko na nga, maya titi DJ programa. No problem. DJ motivation kada kita anak at da dita tamno ni tikasta siguro iti ada jay on my idea DJ presyo ti panakagatang na actually DJ na itad agpaiso nga inahin ay nga upa ko nakuma kay talo nga upa may isa nga kawitan pero sa bali DJ piyak uno DJ marapagaw kada jay inahin partner. So lawlawagag lang, dahil napan na dyan na-receive, dagiti daduma nga naka-receive. Dita napakayan iti last week. Nakita ka dyan, kwahan nga hindi po may tuturing na inahin dahil hampay apong agmanada. Uno hampay apong dati kunada ti Lucano, marapagaw. No marapagaw partner, kasula danog lang data. Kasla makunam lang nga piyag ng DJ piyag nga main sisiw talaga DJ marapagaw eh kay marapagaw pa lang kasla dati kunada nga rod kay no ag makita yung dagiti bilit nga pagaw kasla kas DJ pa lang katadakil na DJ lang matiti kahit kung mga malawlawagan on the amount of 400 timaysa siguro, on the part ka na dyan naglako, motivation. Kasi, nagiging kasi ka dadakil ka nalako na iti 400. Kasi ginatangarot iti provincial government. So, on the part na dyan nagtarakan, napintas. At least, ke, in just 6 months, adamutan iti sukat iti banong na, nakimitamatan, pwede kayo lang makururayan, Catherine. Madamdaman to atay madamati program ko. Diyakan mo no, madama kayong agdengdengag. Taday jay sponsor ryo. Kaya madi mo makontak. Amo nga naka-online. Diyakan mo ano, naglalahong parang bula na rin. Kasamang lida. By the way, nay. Napukamot man na kasamang lidan. Ang kanomo buma na nga. In not be rich kanomo tayo. Okay. Siguro sa mga susunod na araw, nais lang po nating makuha ang pagpapaliwanag po dyan. Mas mainam na paliwanag pa ni Madam Perlita Mabasa. Napintas ako po, at least katatay iti pagka... abalahan dagiti anak tayo ay imbes nga dadalang itang nakadalong kapit nga up pupunta dagiti dakulap da nakaigam ti cellphone no da duma bagada module ure hamat ha? Okay kita naman dato taga santo ninyo tadati ibagdamdamagan na kada tayo. Alam tayo malang na dyan kumpleto nga detalye na niya. Nay, madimot makontak. Nudumdung nga katata Kabsat Narding. Kabsat Narding iti I think Balagan is santo ninyo dati eh. Iti Balagan ko na na eh. So, iti barangay dati ng iti Balagan diyan mo dati kat santo ninyo. Damdamagan na kami na po, apay dakos ka di. Kuya, apay dakos ka di, ti agmula ti saba. Diyay kung manme, tada tao, nga umay nagsao, nagsao-sao, apay kano,
nga minulaan mi ti sabadyay kuman mi. Kunan ni Lando Folante at taga San Vicente Gataran. Gata niya to'y ipagawat namot diya'y tarakin na nga baka diya'y si dagiti mula mi asaba. Dakas ka ting agyakar mi diya'y baka na kat mapanmat diya'y mula mi asaba. Una na, agyaman sir. Eki hanga dakos tiag mula po per se. Hanga dakos tiag mula. Lalo no kuman mo uno sanikwam mo di pagmulaam. Hanga dakos tiag mula. Tamno ti kunada nga raod. Aday ti no agmula ka danto ti apitam. Kaysa dahi dahi gumatang kapay laeng nawang kwarta, may ka di ka makaramanan. Diba? Ang atakas. Kaya, dahi damdamagam, nga, ay di bagam nga, pagawatan damot dahi dahi mulam nga saba, ay ko siyempre, no, makita nga nakagalot ganyan, kung magawat na mo dahi mulam mo saba, ay di mabalim mo latam mo nga yakar, awam mo titi dakas na deta. Mamaping iparit na. Dito yung tihang kwam mo. Ha? Iba kamot no kuman na gamit yung nagmulaam. Ang ata. Tsaka ure no dagati agin daga no makita mga bakante kita wang matimang sungay kung mabalim mo nga mulaan ang mula kita gikwain ang mga tangadakos eh. Kita umum diakin bagi eh di mas dabes yung ipakadam na tan mabaka mabalin mula ang tapay lang itinatang sabaw na niya DJ bakanting lotem DJ kapsat kuna yung natan ha kaya namun DJ pawil na ngagmula ka ti saba ay ke DJ tiyang kumam tanu agmula ka ti no agmula ko rean niya ti klase ng amula wamot na akos na kahit diba at least katanto ti apitam na makamula ka ay no agbunga ha ini manong narding balagan o manong narding iti balagan tanto ninyo tumawag na kingka nga madigamot makontak happy viewing ganyan gay ni manong Reynaldo Lising maganda nga yung ganon kasi iisipin ng bata ng nag-aalaga aywanan na nga naimbag di alaga na ta mapanunot na after 6 months agka kwarta met iti bukod na. Oh. Okay? Sige. Diyan-diyan na Aquino Gasili, happy viewing. Leasmin and Indo Asmin, sir, happy Sunday. Happy Sunday, mat. Okay? Nagtitinda doon may pahinga viewers tayo. Happy viewing kada kayo amin. Sige. Awampay ni Bro Lito Dungka. Subli kami apo kalpasan na iti sumagmabano nga panagib. Isa sa itinuturing na mapaminsalang insekto ngayon na nakakaapekto sa ating pananim ay ang fall armyworm o harabas. Ating alamin ang ilan sa mga rekomendadong paraan para sugpuin ito. Para sa mga lugar na may insidente nito, mag-spray na rekomendadong pesticidio 10 araw pagkatanim. Gumamit ng biological control agents or BCAs o mga kaibigang pulisa at amag pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw mag-spray. Para sa mga bagong itlog, maglagay ng 50 trichocarbons cards kada ektarya, magpakawala ng 10,000 earwig kada ektarya at mag-spray ang 4 to 5 na pakete ng metarizium sa kada ektarya. Panatilihin ding malinis ang sinasakang lupa at kolektahin ang mga uod at tirisin ito. Para naman sa mga lugar na walang insidente, magpakawala ng BCA 5 hanggang 7 araw pagkatapos magdanim. Magpakawala ng 10,000 earwig at 50 trichocards kada ektarya. Para naman sa bagong magdanim, ikondisyon na mabuti ang lupa sa bayang pagtanim tanim pagkatapos pagpahingain ang lupa at gumamit ng rekomendadong aplikasyon ng pataba. Pagkatapos ng pag-aani, agad araruhin ang lupa. Mainam din pagpahingain ang lupa ng isang cropping ng pagtatanim ng mais at isagawa ang 4 mung bin rotation o anumang legumbre.
maging wais sa pagmamais. Harabas buksain para sa masaganang ani at mataas na kita. Kung may kahinahinalang insidente ng Fall Army War o harabas sa inyong mga lugar, maaaring ipagbigay alam sa inyong municipal agriculturist o sa DA Regional Crop Pest Management Center na matatagpuan sa San Vicente City of Ilagan, Isabela o di kaya sa malapit na istasyon ng Department of Agriculture sa inyong mga lugar o tumawag sa 0916-571-0681 o 0906-410-1542. Ang impormasyon na ito ay hatid sa inyong Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at ng hipilang ito. Fail Waters, the purified drinking water, a quality product of GBI Enterprises, located at No. 47 Division Road, San Gabriel Villas, Tuguegarao City, newly managed by Mr. Gerard Abrigo. For orders and delivery, please call telephone numbers 844-1379, 844-8908, or at CP number 0917-578-2626. Fail Waters, the purified drinking water. Ito po sa mga natulungan ng PD Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Dimayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay, ako'y nakaramdam ng kakaibang pakaramdam. Kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay, nagpa-request ng sa laboratory ng creatinine ko. Pa-check up ang ko daw. Ay, naku po, pagkataas. Abog normal eh. Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay, itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok itong kidney care. Ay, agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, maka isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na are. Ay, normal na ang aking creatinine eh. Salamat din eh sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang produktong ito ay hindi lumot at hindi dapat gamitin gamot alinmang uri ng sakit. Cagayano wants a peaceful place to live in. Be part of a peaceful Cagayan. This message is brought to you by the Provincial Government of Cagayan through Governor Manuel M. Mamba, Chairman Region of Peace and Order Council. People in Yan and make a difference globally. Enroll at St. Paul University, Philippines. SDUP is now accepting enrollees for first-year college, senior high school, junior high school, grade 1, kindergarten and medicine for school year 2020-2021. SDUP, the only ISO, IAO, and AASBI certified institution in Northern Philippines. It's also an autonomous institution. Center of Excellence in Nursing Education, Center of Excellence in Teacher Education, Center of Development in Information Technology, most outstanding student services in the Philippines, most environment-friendly school in Cagayan Valley, a Catholic Center for Culture, a recognized historical site, and one of only 12 participating institutions in the Asian International Mobility for Students in the entire Philippines. Recently, the Commission on Higher Education recognized SPUP as the only university in Region 2 which passed the Institutional Sustainability Assessment or ISA for higher education institutions. Classes start September 2020. Be part of the growing Polinian family and experience international quality Catholic Polinian education in a caring environment. For more information,
information, visit their website www.stup.edu.ph or contact 078-396-1987. Local 501. Wala pa si kasama nga Lito dun ka. Bakit kaya? Dahil at around na 8:45 sana mga kaibigan, ang segment ng programang Pinyong Cagayan, ang magsasaka dito po sa Radyo DCCB. Pero wala naman sila, kaya tuloy po tayo ng balitaan at talakayan dito po sa ating palatunto ng Pinyong Cagayan dito po sa Radyo DCCB Tugigaraw. Sa iba po nating mga pag-uusapan na sa ibang mga bayan, ibang mga lalawigan, siguro nakakalahati na, may malapit nang matapos ang anihan. At tulad ni kagaya ni kasamang Lida, naka-anin sa isunan eh. Nakapag-apit isunan. Pero ang masaklap nito mga kaibigan, ito na naman, bumabalik na naman ho sa dating usapin ang problema ng mga magsasaka na sa tuwi na na lamang ay wala pong nagagawang solusyon ang gobyerno po natin para naman yung mga kababayan po natin, mga magsasaka po natin na tinawag nilang mga bayani, hindi naman ho nagiging bayani pagdating ng anihan, lalo na po yung mga na-late. Oh, medyo nandito na pala si kasamang Lito. Kanina ka pa inaantay eh. Oo, kala ko hindi ka napupunta eh. Tada pa 10 minutes. Kamakan muna tan. Tada pa siguro matimatalantan mo. But anyway, mga kaibigan, pwede naman ho nating ibigay muna ang trono sa ating kasama, si kasamang Lito Dungka. Para nating lang kasi niya. But anyway, ibigay muna natin ang trono sa kanya sa segment po ng programang Magsasaka. Dito po sa Radyo DCCB, si kasamang Lito Dungka. Good morning, kasamang Lito. Good morning, Kuya John. At good morning sa lahat ho ng nakikinig sa Radyo DCCB. The same time ho sa Facebook Live na lagi hong nagantabi ho sa atin. At yung mga kababayan ho natin na taga probinsya rin ng Cagayan at nag-update lagi ho dito sa ating programa through Facebook Live ho. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At talagang hindi ko mawari ang panahon kung akala ko maaga pa ako. Yung pala talagang halagang ano na pala. Okay, so eto ho ang didiscuss ho natin yung reklamo po ng mga membro ho ng isang kooperatiba dyan ho sa bayan ng Abulong, na eto po ay batay ho sa kanila ay since 2010 pa daw po na nag-operate ho yung traktora ng kanilang kooperatiba, na hanggang ngayon ho ay wala pang dinedeclare, nakita ho ng isang ng kanilang equipment na at ang kinakasakit ng lupa ng mga membro ho nila ay punong barangay ho. Kaya nga ho sinasabi ho natin, pwede po kayong mag-message ho sa atin para ho sa patas ho na pagtalakay ho sa isyong ito na sabihin niyo rin ho yung panig ho ninyo. Dahil ng na nakaraang Webes ay tinalakay na ho natin ito at ito yung mga nagme-message sa atin na mga membro ho ng isang kooperatiba po dyan na nararapat lamang po na malaman ho nila kung saan ho napupunta ho yung kanilang pondo, saan po napupunta yung kanyang kita ho ng equipment po nila. At alam niyo ho mga kabayan, kapag kooperatibang ito ay hindi po galing mo mismo sa bulsa ng kung sino hong nangangasiwa po dito yung mga equipment na yan. Ito ho yung pera ho ng mga members po ng mga kooperatiba po ninyo. At isa po dito, ito po yung
Kuminsan no kasi kapag 3 years na ganun, lalo kapag matagal na ho itong kooperatiba, ay mismo ho ang Department of Agriculture ang nag-award ho ng mga equipment po na yan. Subalit ho, hindi ho natin matukoy bakit itong mga membro ho ng isang kooperatiba ay nagre-reklamo na ang tagal na raw ho nilang inahanap ho yung mga pondong yan, yung mga kinita ho ng mga equipment po na yan. Since 2010 pa daw po. At dahil ho sa programang magsasaka dito sa Radyo DCCV, para nakahanap po sila ng mapagsumbungan na dapat lamang ho na kung sino ho yung nangangasiwa po ng traktora na yan, ay dapat lamang po sana, lalo kapag public o kaya elected officials ka, na ang sabi pa nila ay nanay ito ng elected official yung nangangasiwa, na dapat lamang na ilathala po ninyo yan dahil nga kita po ng kooperatiba nyo po yan. Para sa ganun, masabi nyo rin kung saan nyo linagay ba yung mga pondo na yan. At para sa patas ho na pagtalakay ng isyong ito, ay pwede po kayong mag-send ho ng message through Facebook. Kung mapapanood nyo man itong live po natin o kaya nakikinig kayo ngayon sa Radyo DCCV, ay kailangan nyo hong sagutin din itong issue po nito para sa ganun ay malaman ho ng mga members po ninyo, dahil may nag-aantabay po sila ngayon, ngayong araw ho ng Linggo. Nag-aantabay sila dahil alam ho nila na tatalakayan natin ito at didiinan ho namin ang komento dito, dahil sa ngayon po ay magising-gising kung sino po ang nangangasiwa sa kooperatibang yan. Dahil ang kooperatiba ho ay hindi nyo pagmamayari yan. Temporary lang ho yung mga posisyon na mga nakaatang mo sa inyo, kung kayo ay board of directors, kung kayo ay chairman, kung kayo ho yung general manager, kung kayo yung vice chairman, ay temporary lang ho yan. Para pagdating ho ng General Assembly, kung gusto mo ma-retain sa mga posisyon na yan, kailangan ho ipakita nyo ho sa mga miyembro po ninyo na kayo ay karapat dapat dyan. Dahil naghihimutok ho ang ating damdamin, dahil nga since 2010 pa daw po yan, ay naghahanap sila ng kita ho ng equipment po na yan. At alam nyo ho, kapag may equipment ka ho sa nakaparada sa bahay mo, at alam mo na hindi naman no sa inyo yan, at alam nyo ho na pagmamayari yan ng inyong kooperatiba, ito ho ay dahil nga nakaparada sa bahay mo, at kung mayroon ka rin namang palayan o kaya pa maisan, ay pwede mo namang priority yung taniman mo na mais. Yan o yung konsuelo po dyan. Yan o yung konsuelo na bilang nangangasiwa ho. Pero yung mga street na mga namumuno ho ng mga organizations, ay uunahin pa nila yung mga ibang mga taniman ng palay, ng mais, bago yung sa kanila, para hindi mapolitika. Tama po ba? Dahil kung ako man ho, mayroon akong pagmamayari o kaya pagmamayari ng grupo at sa akin ipinagkatiwala, uunahin ko yung iba para naman sa ganun iwas issue. Pero syempre, kung medyo na-late ka na, uunahin mo rin sa'yo. Ganyan ho yung reglamento dyan na nga sa akin lamang, dahil nga napakarami pong issue dyan. Pero ito ho, binalidate po natin at tinanong ho natin yung ilan ho na papadala ng mensahe, at ang sabi ho nila ay please wag daw pong sabihin yung pangalan ho nila. Pero kung kayo ho nakikinig ho ngayon, kung kayo ho board of directors o kaya board of chairman ng kooperatibang yan, ay sana ho gisingin nyo ho ang inyong mga sarili. Kayo mismo ang mag-audit ho dyan sa kita ho ng traktora po na yan. Dahil kailangang malaman ng inyong mga miyembro. Kung since 2010 pa po yan, malaki-laking pera pa po yan, malaki-laking kita po yan. Kung bumili ka ng pyesa dahil nasira yung traktora, at kailangan nung ilathala rin kung saan ho napunta yon. Yun yung asset ho ng kooperatiba nyo, saka yung liability po niya. Kung saan ho nagamit, bakit ho walang linalabas.
Hindi hayaw ho namin paunaan ho yung komentaryo ho dito na sinarili nyo na yung traktora na yan. Pero nakabukas ho ang programang ito, ang programang magsasaka para sa paras ho na komentaryo. Nagawang mag-send ng mensahe ang ating mga kababayan dyan sa Mulong. Sa kooperatibang, sa problema ho sa kooperatiba dyan, kaya nyo rin ho na mag-send ng mensahe. Para sa ganun ay sa susunod ho na pagtalakay ho ng programa Magsasaka dito sa Radyo DCCB ay matawagan ho namin kayo. Send nyo ho yung number nyo ho through messenger ho para matawagan namin ko kayo para masagot nyo mismo yung mga rinareklamo ho ng mga membro ninyo. O di kaya mas maganda, pumunta po kayo dito sa Radyo DCCB para at least madala nyo yung mga dokumento. The same time sa Facebook Live may ipakita ho ninyo na kung saan nagagamit po ito. At para ho hindi na mangyari ho ito sa mga membro ho saka mga opisyal ho ng mga iba't ibang kooperatiba na lagi sumusubaybay po sa atin, regular sana ho na linalathala nyo yung mga kita ho ng mga equipment ho ninyo para hindi ho tayo humantong sa reklamuhan, para hindi humantong sa sakit ng loob ng ating mga membro. At siyempre, ang ating mga miyembro rin ay umaasa rin ho yung mga yan na sa magandang pangasiwa ho ng kanilang mga opisyales. Pero ang tingnan ho natin parte ho dito na kapag magmamayari ho talaga ng kooperatiba ay dapat lamang ho na ayusin din kung sino po yung mga opisyales po dyan. At dapat lamang ho na pangasiwaan ho ng tama kung sino po yung mga binoto po ng General Assembly o itong mga member na mga siwa po sa kooperatiba na yan. Alam ko, marami hong nanonood ngayon sa Mulong. I think sa ano to eh, kabilang dako ito, kabilang ibayo ito ng Cagayan River. Ito yung particular ho na area. At sabi nila na wag na raw banggitin kanilang pangalan. At tama lang din ho, para sa ganon itong mga opisyalis ng kooperatiba na yan, ay mag-send din ng mensahe sa atin o mag-PM. Para sa ganon, isend nila yung mga dokumento kung dahil ho sa protocol, mahigpit na protocol dito sa siyudad ng Tuguegarao ngayon, dahil sa lumalalang COVID-19 na cases, ay pwede nyo isend through PM yung mga dokumento ninyo. Para sa ganun ay mabasa rin ho natin para sa patas ho na pagtalakay ho dito sa komentong ito. At dahil nga ho medyo na late tayo, ay inabutan ho tayo ng oras. At magkita-kita ho tayo muli sa araw ho na Martes at Huwebes at Linggo. At marami pa ho tayong tatalakayin. At sana ho itong ating kasama na si Destres Tagyam ay makapunta na ho dito sa Martes at Huwebes para sa ganun na marami hong matatalakay pa dahil itong ating kaibigan ay nagre-recover pa dun sa kanyang karamdaman. At pagaling ka kaibigan, good morning ho. At ito ho yung lingkod na lagi kong nagpapalalaw sa inyo. Kung di kayo maniniwala, sino pang maniniwala? Kung hindi kayo gagalaw, sino pang gagalaw? Kung hindi ngayon, kailan? Lito Dunga po. God bless po sa atin lahat. Kumitanta mga kaibigan, tuloy na po tayong naubusan ng oras kaya kinakailangan na naman po nating mamaalam. Sa lahat po ng nanood, naginig, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Sa ngalan din po ng abong person na Radyo DCCB Tuguegarao, ito po ang inyong abang lingkod. Sa ngalan ni kasamang Lida, John Acosta, magandang umaga sa ating lahat. Ng Cagayan Valley, DCCB, Radio 68, News, Music, and Entertainment. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras na po natin, alas 9:02 ng umaga. DCCB, balita oras-oras, mabilis, napapanahon at updated. Balita, oras-oras. Narito po ang balita sa oras na ito. Tiniyak ng Department of Health na hindi nila pinipilit ang mga taong umaatras sa bakuna laban sa COVID-19 na sa mismong araw na sila ay tuturukan.
ginawa ni Undersecretary Maria Rosario Bergeri ang pagtiyak matapos murahin at tawaging hambog ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ayaw magpabakuna. Ayon kay Bergeri, mayroong talagang mga tao na ayaw magpaturok sa mismong araw kung kailan sila babakunahan. Sinabi ni Bergeri na tinatawag nila ang mga ito na deferrals. Hindi niya pinipilit ang mga deferrals dahil voluntaryo naman ang pagpapabakuna. Sa kabilang nito ay kinakausap pa rin anya ng mga councilors ang mga tumatanggi sa bakuna at pinagpapaliwanagan upang makumbinsing magpaturok. Matatandaan na nagpahayagan ng pagkairita si Duterte sa mga ayaw magpabakuna na posible anyang maging dahilan ng pagkahawa ng iba sa COVID-19. Yan ang balita sa oras na ito. Ako ang inyong naging tagapagbalita, John Acosta. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang pinakatampok na balita sa oras na ito. Abangan ang susunod naming pagbabalita. Pag may balita, nakareport agad sa TCC Today. 684 kHz, ang inyong Radyo Sanggunyan. Susunod na ang programang Ang Dating Daan.